Mga kapuso, simula bukas hanggang August 31, isa sa ilalim sa general community quarantine ang ilang lugar sa Luzon at Visayas. Kabilang po dyan ang Nueva Ecija, Batangas at Quezon Provinces sa Luzon ayon sa Interagency Task Force. Sa Visayas naman, sakop ng GCQ classification ang Iloilo City at ilang lugar sa Cebu Province, kabilang ang Cebu City, Mandaue, Lapu-Lapu, Talisay, Minglanilla at Consolacion. Isa sa ilalim naman sa modified GCQ ang ilang probinsya sa Cordillera, Regions 1, 2, 3, 4B at 5 sa Luzon, Regions 6, 7 at 8 sa Visayas, at Regions 9, 10, 11 at 12, pati na po Caraga at BARMM sa Mindanao. Bukas ng gabi, magpupulong ang Metro Manila Mayor's kaugnay sa rekomendasyon nila sa Community Quarantine Classification ng NCR. Sa Lunes naman i-anunsyo ni Pangulong Duterte kung mananatili o hindi sa modified ECQ ang NCR, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal. Simula bukas, regular nang iuulat ng DOH tuwing Linggo ang time-based recoveries sa ilalim ng Oplan Recovery. Ito po yung mild at asymptomatic COVID-19 cases na nakakumpleto na ng 14-day quarantine mula na sila'y magkasakit at may tuturing na gumaling na. Matatanda ang July 30 na itala ang record high na mahigit 38,000 new recoveries na resulta raw ng mas pinaigting na data collection at validation mula sa DOH Central at Regional Offices at mga LGU. Kaya posibleng tumaas muli ang total recoveries bukas. Abangan ang susunod na bulletin at iba pang mga balita sa 24 Oras Weekend. Ako po si Ian Cruz, buong puso para sa Pilipino.